Miss Pacheco, are you okay? Gusto niyo po ba ng expected answer, boss, o yung totoo po? Sana yung totoo. No po. Tungkol ba ito sa nangyari sa inyo ni Mami at ni Princess? Gusto ko mag-apologize sa'yo, Miss Pacheco. I'm sorry, hindi na mauulit. Boss, pwede ko bang sumabat? Boss, totoo lang, kahit naman kung anong gawin natin, meron at meron hong masasabi yung ibang tao. What do you mean? Kapag kung pinagtanggol niyo ako, sasabihin ho nila na ginagawa niyo yun dahil... Dahil ano? Dahil meron ho tayong relasyon. Napati ho yung promotion ko, binibigyan ho nila ng meaning. At sinabi ko naman sa'yo na huwag kang magpapa-apekto dahil wala naman tayong ginagawang masama. As for my mother and Princess, mali yung ginawa nila, so I had to call them out. Pwede na ho ba akong bumalik sa mesa ko, boss? Habang tumatagal ho kasi ako dito sa opisina ninyo, lalo hong kumakati ang dila ng mga taong malisyoso. Please. Okay. Miss Pacheco, you're a very smart and empowered woman. Kilala mo yung sarili mo, so don't let other people's views define you as a person. Hindi ka dapat nagpapa-apekto sa iniisip at sinasabi nila tungkol sa'yo. Beka, maraming salamat at sinamahan mo ako, ha. Kung ako lang, wala akong tiyagang pamili. Sabi mo nga, gusto mong bilan ng hopya yung anak mong uuwi galing Amerika. Eh, pasalubong ko kasi to sa kanya nung bata pa siya. Hopyang munggo, hopyang baboy. Mga hopya sa Amerika? Eh, iba yung dito sa Binondo binili. Oh, eh kailan ba uuwi yung anak mo? Isang buwan pa. Oh, isang buwan ba pala? Bakit ngayon tayo mamimili? Baka ma-expired amagin yung hopya, diba? Gusto kitang makadate dito. Date? Dito talaga sa bilian ng hopya? Hindi mo lang doon sa May Jones Bridge o kaya sa May Binondo Church? Naku, simbahan ba ka mo? Naku, Beka, pag nagkataon, idederecho kita sa dambana. May nasabi ba? Roylan, ayoko kasing pinag-uusapan yung hukod sa kasal. At naalibadbaran ako. Tsaka hindi naman tayo mga bagets para i-launch na bagong love team.